So good na to, sige, announce billion-billion. Ang ina ka, Rahwas, asa naman ang kwarta sa Yolanda? Kanang imong gibuhat nga balay, is the money of the people. Ang problema dere, sila ray magtunga unya ni pila ra ka tawo ang magpili og presidente. Usa ka pamilya ng dato nga ray ang negosyante nga ray buray mo tuboy og mga kandidato ilang gastuhan pagkahumang manaog kawaton ang kwartas Pilipinas. Kisa may tao dito mamalikas ko rin. Tingin mo, deny ka nga dito mamalikas. Pareho ka niya, bakapon. Sige lang, hilo. Gani po ko sa, di gani kaya ang yulad ka, usara na ka babae, yun na nga, igit-igit siya dito. Kasi may nagunita niyang posisyon na lokal. Wala. Silag daang matuloy. Antog karusin daang matuloy. Pantasya ka, Ginoo ko. Okay? Ako ha, ako ang inyong kandidatong taga-Binda na for the first time ni Dagang Presidente. Ano? Ako, dili ko kawatan. Wa ko mangawat o kwartas tao. What is legal and what is right? Pa-presidente ko, what is legal and what is right? Period na. Kada ito na ko, kung ano ba mga Ilocano, mga Bisaya, Waray, Moro, Maranao, Tauso. Lain-lain tag-tribo, lain-lain tag-sinultihan, lain-lain tag-batasan. Ang gagunit sa atong nasod kanira, Konstitusyon. Nagina na ako tos Manila, kundi tamang kasinabot niya. Hindi yun tamang kasinabot niya. Mag-away na ito, bahala ng gasto mo na ako. Okay lang. Total para na ako. Human naman ko sa kinabuhi. Wala na ko yung problema. Ba't ka ng contractualization on the day ulingkod ko o tagaan kong panahon sa Ginoo para gina. Pagnanais na tanggalin ang drugs, ang droga sa Davao o sa buong Pilipinas. Ang kinikwestiyon ko, yung kakayahan na magawa ito in 6 months. At hindi basta-bastang mangyayari ito. Yes, Mayor. Secretary has forgot
that he was the DILG secretary. He controls the police. He has the administrative control of everybody. Kami yung city mayor, Philippine National. Kami yung mga mayor, we only give the guidance to the police. We do not exercise control over the police. Kayo ang nagpipili ng mga tao. It is not us. We do not have control the PDEA. Let me finish. Hindi natuloy na kasi tulog si Maru. Nakalimutan siguro ni Mayor yung local government code na kung saan ang mayor po ang chief executive ng isang lugar. Nung ako po ay nanunungkulan sa DILG, ang halaga po na nakumpiska namin na droga sa buong Pilipinas was 7.5 billion pesos. Tama na ba ito? Hindi pa. Kontento na ba tayo? Hindi pa. Pero yan ang aming actual na accomplishment. 7.5 billion pesos of confiscations and arrests. All of these have arrests. May mga tao na nasa prisuhan ngayon na naaresto dyan sa mga drug busts na yan. Yes, Mayor Duterte. Yes, inaresto mo. Pero ang ginawa ninyo? This administration allowed Shabu to be cooked inside the National Penitentiary. Is that your performance? Kaya nahuli nga eh, di ba? Ikaw yung chief of police, pinaka-chief DILG, it's under you. Philippine National. Hindi naman na. It's finished. Wala, alam mo, wala kang ginawa. And you are claiming credit which is not yours. And ang mayroon sa iyo, Mar, you are always a pretentious leader. Hindi totoo yan. Ang hirap sa iyo. Secretary Mar is talking. No, it's my time. It's my time. Oras ko na ngayon. Yes, your time. Ang hirap sa iyo, Digong, ay hindi mo sinasabi ang totoo. Ang totoo ay nahuli nga eh. Di ba nahuli? Kaya ginawa din, nahuli yan. Kung pinabayaan namin yan, edi yun ang masasabi mo. Pero nahuli yan eh. Naaresto, tinigil. At patuloy ang ating laban sa droga. Hindi yan pagiging pretentious. Nangyari yan. Nasa dyaryo yan, totoong nahuli yung mga gumagawa ng droga sa loob ng prisuhan. Hindi yung dyaryo yun, tabloid yun. Alam mo, is this there for the people to see? This is a republic. This is nationwide. Kaya alam nila how hard it is really to work for government. You're a fraud. You're pretentious. Name calling. Pati edukasyon mo. Sinangali mo yung Wharton. Hindi ka pala taga-Wharton eh. Let's stay on the subject. We're on the subject of how to beat drugs in 3 to 6 years. Hindi ko problema. Yes. Hindi ko problema na hindi maunawaan ni Mayor Duterte kung ano ibig sabihin ng pag-graduate sa Wharton. Hindi ko na malinaw na malinaw. Wharton mismo nagsabi, graduate ako dun sa kanila. Kung ayaw maniwala, yan ang brand ng Duterte Justice. Kung anong nasa isip niya, kahit hindi totoo, yan ang kanyang papaniwalaan at yan ang kanyang gagawin. We ask Wharton. And they said it would be inappropriate for Mr. Rojas to claim that he was a Wharton graduate with an MBA. Hindi, umatend yata siya ng seminar. Ang Wharton. Ito naman si Vice President Binay. Sumama pa, sumausaw pa. Ang importante, importante dito, importante. Ang Wharton mismo nagsabi, nag-graduate ako doon. Hindi, never ko sinabi na nag-MBA ako. Ikaw lang nag-isip noon. Ikaw ang nag-isip na hindi mo maunawaan kung ano ibig sabihin na nag-graduate ako sa Wharton. Pero, balik tayo sa totoo. Oras ko ito. Kung ano ang pumasok sa isip mo, serado ng isip mo, yan ang Duterte Justice. Wala nang katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, baka may mamatay pang tao. Hindi ko gusto para sa Pilipinas yan. Yan ang problema. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi ako. Believe me. You cannot. Huwag na lang yan. Maghanap ko na lang ibang... Ako takot mamatay. Ako mismo pumunta sa Sambuanga. Doon ako tumira 3 linggo para subaybayan ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan doon. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang pinapatay dyan. Sino mga malalaking tao ang pinatay mo? Sino mga malalaking tao ang binangga mo? Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga.
problema yan. Patutsadahan you na lang. Ito okay, ay pagkapangulo ang pinag-uusapan dito. Just pagkapangulo ang pinag-uusapan dito. Hindi pwede. Hindi pwede na basta-basta. Maraming salamat po. Tapos na po tayo dun sa topic na yan. We'll just move on to Senator Poses. Remember I just said, I was there in Yolanda Day 2. This guy cannot handle stress. I know. He's a weak leader. You were there. You were asking us for coffee and we were there accommodating you. Nandun ako nagpapatakbo ng meeting. Nandun ang mga general. Nandun si Secretary Bolts Gasmin. Nandun Secretary Dinky Soliman. On the second day, nandun ang Pangulo. Paano mo sasabihin na nawala ako doon? Nandun ako, I was the central player doon sa mga meeting na yun. Okay, ikaw Mayor, ang nawala. Dumating ka doon, ilang oras, nagpa-photo op, umalis. Yan ang uri ng liderato mo. Okay, Mayor Duterte, the last word because from you. Because I was among imurunder na hindi malaman kung anong gawin. I said, you were there, you were lost. Like, no. So big. I was there for two weeks. Mar. Araw-araw, ako nagpatakbo ng meeting. May so, lahat ng mga tao, nangyari. May mga tao okay. Doon. Titigil na po tayo dito, mawalang galang na lang. Okay, Mayor Rodrigo. Assuming, Secretary Rojas, na yung nahuli ninyo na sa Bilibid prison, ano kaya ginagawa? Okay. Ang Bilibid ho ay nasa ilalim ng Department of Justice. Abogado po kayo. Alam kasama po ka sa administration. You are the apologist of this administration. I'm not the apologist. You answer me. Proud ako sa na-accomplish nitong administrasyon na ito. Perpekto ba kami? Hindi. Kami ang pinakaunang magsasabi, hindi kami perpekto. Pero, 4,000,000+ pamilya na ngayon ang natutulungan nitong administrasyon nito sa 4Ps. Answer me. 6,000,000+ pamilya ng 6,000,000+ mga Pilipino ang nananatiling mahirap at 15,000,000 Pilipino ang patuloy yan na nagugutom. Yan po ang ating nag-question. My question is, ay 170 what are they doing okay, in papatigilin ko lang po muna kayong lahat dahil nagsasapawan na rin po. Ako okay, ang tanong. Sabi ko, anong ginagawa sa Munting Lupa? Di simple, nagluluto ng sabo hanggang ngayon. Maraming salamat po. Tayo po ay tutungo na sa susunod na issue. Bagay dahil si meron Presidente. Pa pong isang kandidato na hindi pa po natatanong.